Portala, round number 6. Turn run action, a good ride by Oscar Duge. At napailing doon si Carl James Martin. He knew na tinamaan siya. You know, whatever mga patama ni Oscar Duge mula kanina, I don't think nakikreate siya ng much pain para kay Martin. It's more of parang nagugulantang si Martin na tinatamaan ako ah. So what is the lesson that is being learned here? Probably yung depensa ni Carl James Martin. Oh, good left hook by Carl Martin. Finally tumama, kanina pa binabato yun. Body shot by Oscar Duge. And Martin being aggressive here, ina-atake niya itong si Oscar Duge. Pero nakita niyo yung kanyang pamatay na depensa. Parehong kamay nakaangat. Body shot by Carl James Martin. Now Martin going all out. Martin trying to finish this bout. Oscar Duge fighting back. Martin in a 1-2 combination. Martin with a jab and a looping left. But si Oscar Duge still defending himself very well. Perhaps, no, sinasabi nga po natin, walang masyadong threat yung mga suntok ni Oscar Duge. Kaya siguro, inaatake na ni Carl James Martin. Because feeling niya kaya niya yung mga suntok ni Oscar Duge. And referee Ed Noblesa calling a break and tinatawag dito yung doctor to examine what looks like a cut. Ah, okay, yung ano pala, yung kanyang mouthpiece nawala. So balik aksyon. Medyo naputol yung momentum din ni Carl James Martin. Sabi nga po natin eh, I think eto na yung action na gagawin nila rito, no? Naatakihin si Oscar Duge. Perhaps realizing na kaya niya yung suntok ni Oscar Duge. Katulad dun, isang kanan rather mula kay Oscar Duge. Meron na tayong nakikitang konting maga sa left eye ni Oscar Duge. Something na hindi natin nakikita sa mga previous fights ni Oscar Duge. At least yung mga napapanood natin. Oh, good. Right hook there from Carl James Martin. Pero makikita mo si Oscar Duge. Siya pa yung umaabante. Hindi total back pedal eh, no? Si Oscar Duge minsan meron ding abante. Round 7, scheduled for 10. We're coming to you live mula po rito sa The Flash Ballroom inside the Lourdes Sports Complex in Sukat, Paranaque, Dennis Principe. Oy, by the way, pati nga pala natin yung mga kaibigan natin sa Trophy C. Oy, tumama ron si Oscar Duge. And pasalamatin natin ng well-known promoter, isa sa mga well-known promoters, respected promoters ng Elorde Clan, si Kukuy Elorde. Marte Elorde, magandang araw din sa iyo. Pati na natin lahat, Gabriel Bebot Elorde, Miss Arlene Elorde, Boss Johnny Elorde, and Miss Lisa Elorde. Up to this point, I think maraming question marks ano, sa isipan ni Carl James Martin as well as his team, ano? Kung titignan nila, ano, if ever matapos ito ng ganito, hanggang 10 rounds,
Because up to this point, I think it's safe to say na lamang si Carl James Martin has been dominating this fight. Merong pasulpot-sulpot na mga suntok si Oscar Duque. Maganda yung kanyang depensa. Nadedepensahan niya yung mga patama ni Carl James Martin. In some ways, nakakayanan din ni Oscar Duque yung mga suntok ni Carl James Martin. So that's another question on the part of Martin. Bakit parang tipong hindi niya masaktan dito si Oscar Duque? Timing ba problema? Remember, he's coming off an 8-month layoff. Training pa, good ride. Pinatama ni Oscar Duque. Pawi naman ang kanan or combination si Martin at pumitaw ng kaliwa naman si Oscar Duque. And then again, this time yung momentum naman ni Oscar Duque ang napigilan dito dahil sa paglabas ng mouthpiece ni Oscar Duque. Oh, good left there by Carl James Martin. Left jab by Oscar Duque. Last 10 seconds. Kasama si Maring Goody Peñalosa. Round number 8 of about scheduled for 10. Dennis Principe bringing you the action live mula po rito sa Elorda Sports Complex. And Oscar Duque, umaatake dito. Sabi nga po natin, yung suntok niya kaya rin ni Martin. But at the same time, posible rin na hindi niya iniinta yung suntok ni Martin. Kaya makikita natin, kahit papano gumagawa ng or nagkakaroon ng lakas ng loob si Duque na maging aktibo sa opensa. Masasabi natin na may pakinabang dito si Carl James Martin, probably yung the fact na ito, nasa round 8 na tayo. And kung magiging ganito yung tema, pwedeng umabot ng round 10. And again, balikan ko lang yung sinasabing anong magandang napala rito ni, or napapala ni Carl James Martin dito up to this point. Ayun, pinagpawisan siya. Medyo kung meron mang kalawang, eh pwedeng dito napapagpag niya na. But you know, for someone who's got 21 fights entering his 22nd fight, siguro dapat yung timing parating nandun, yung lakas parating nandun, because 21 wins, 17 knockouts. Masasabi natin na talagang supposedly may power itong si Carl James Martin. But he's having a tough assignment in terms of him scoring another knockout. Pero kung puntusan, siguro pwede nang sabihin na safe na rito si Carl James Martin. But the question is, yung sinasabi niya na gusto niya mangyari dito, to be the first fighter na ma-knockout si Oscar Duque, up to this point, hindi pa natin masabi na nasasaktan niya si Oscar Duque, because nakikita niyo rito, siya pa yung nasa harapan ni Martin umaatake. Good 1-2 there by Carl James Martin. And I think yung conditioning din naman ni Carl James Martin, kasi nakikita natin yung kanyang opensa aktibo man, marami siya mga patama. At yung kanyang bounce nandun, yung kanyang activity nandun. Credit that to his conditioning coach Mel Lantin ng Fit 21. Masasabi natin na kulang man sa lakas dito si Martin, the conditioning, masasabi natin A1. Charles Sundon from Oscar Duque from Tanzania, giving a good account of himself. Please, masasabi natin, hindi ito yung mga tipong African na 2-3 rounds humihiga. Dito, nagbibigay siya ng problema kay Carl James Martin. Although,
I would like to know yung condition and timing dito ni Carl James Martin. Happy ba siya sa kanyang ginagalaw dito? Yung kanyang punching power, masasabi ba natin na nandun? Kasi pwede naman sabihin na talagang matibay itong si Oscar Duque. Tumama pa rin, isang magandang counter right from Oscar Duque. So maraming pwedeng pag-aralan dito si Carl James Martin. Oh, good body shot. Good combination sa mukha ng Carl James Martin. Kahit pa paano, nag-iingat din. He knows na merong biglang bigwas na counter itong si Oscar Duque. Carl James Martin trying to counter, trying to work on that counter right hook. Na maski doon pa napapansin na rin natin na malakas pero hindi tumatama. So it's a matter of timing. Maganda rin yung kanyang mga patama sa katawan, but ang tanong is, tama ba yung timing para makasakit dito sa katawan ni Oscar Duque? Yun ang tanong doon. Look at Oscar Duque. After getting some punishment kay Oscar, Carl James Martin, ay pumapasok bigla doon si Oscar Duque. Nice left from Carl James Martin. Now, Carl James Martin attacking the body. At napakapit na si Oscar Duque. Martin going for the body. Andun pa rin yung biglang counter ni Oscar Duque. Kaya hindi rin masabi natin na all out eh si Carl. And as announced by well-known ring announcer si Boy Villanera, 10th and final round, Carl James Martin from the Philippines against Oscar Duque from Tanzania. And while wala naman sigurong problema rito si Martin in terms of notching a victory, sa tingin ko maraming dapat i-assess, maraming dapat i-check, maraming dapat pag-aralan itong si Carl James Martin. Tama ba yung timing ng kanyang mga suntok? Conditioning, I think walang problema. No? It's obvious na talagang maganda yung kanyang pag-maintain ng kanyang kondisyon. Because yun nga, kahit nagaling siya sa 8-month layoff, yun na lang siguro pwedeng isipin. Ano? Baka dala ng bakasyon, kaya yung timing naapektuhan. But the conditioning is good. Perhaps because of the guidance of kanyang conditioning coach na si Coach Melantin. Yung kanyang meron din itong nutritionist, si Coach Jolly Pudong. No? Isa rin kababayan actually ni Carl James Martin, si Coach Jolly from Ifugao. Oy! Duque for a while there. Sensing na parang nasaktan niya si Carl James Martin. A good left jab by Oscar Duque. And those are the things sa pwedeng pag-aralan ni Carl James Martin. Ano, yung mga ganong patama, siguro nga hindi siya nasasaktan ni Oscar Duque. Maaaring walang masyadong threat sa lakas. But if kaharap niya is isang rated na Mexican, baka bigla siyang baka magulat din. No? So he needs to prepare and improve on his defense and not take anyone for granted. We're not saying na he took Oscar Duque for granted, but at least
ngayon, malalaman niya, masasabi niya na wala kang pwedeng sinusinuhin, no, na boksingero. You should respect each and every opponent. At parati mong i-consider, no, na ang kalaban mo, katulad mo, gusto rin manalo ng knockout. And that's the end of the fight. On his overall skill. Gentlemen, here at the Lotus Sports Center at the Flash Grand Ballroom, we go to the scorecards. And here are the scores of the three judges. Jojo Yanela scores about 99-91. Robert Bridges scores about 98-92. And Alianita scores about 99-91. All to the winner by unanimous decision and still undefeated. Carl Chavez, the Wonder Boy. Official Carl Chavez Martin claiming his 22nd